Hi! It's bonding time again. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang update ng ating air layering. You remember, dalawang tinuro kong air layering? Yung nilagyan ko ng cup, this one, at meron din tayong minarkot. Ito, nakamarkot. Look. So, titignan natin pareho kung anong itsura niya. Ang una nating bubuksan na yung merong cup. Tignan natin ano ang outcome ng ating ginawa. Here, ang unang gagawin natin ay sirain yung cup na nilagay ko. Gupitin natin. Tignan natin kung siya ay nagkaroon ng roots. Yan. Tignan natin kung ang roots ay hanggang itaas. And then, meron pa rin ito hanggang ibaba. So, titignan natin kung hanggang ibaba ay nagkaroon siya ng roots. Okay? So, ito, pwede ko pa siyang gamitin ulit. Look at the roots. Ayan, nag-aakyata na mga roots. Ayan, no? See that? Ayan, mga roots yan. At meron siyang plastic sa ilalim. So, try natin gupitin ang plastic. Kailangan natin ng cutter. Putulin natin. Here. Putulin natin siya. Yun. Ang dami na niyang roots. Look. Ayun. See? Ito yung plastic na nilagay ko. Tapon na natin. At ito yung kanyang katawan. So, ang gagawin natin ay ang una ay lagyan natin ng betadine. Ito ang ating betadine. Para siguradong hindi ma-infect ang ating halaman. At lagyan din natin ng anti-fungus. Here. Ayan. Wow! Itong nasa ibaba ay lalagyan din natin ng punasan muna natin. And then, lagyan natin ng betadine. And anti-fungus. There you are. Ayan. So, ito is another plant. Tutubo na naman dito ang panibagong mga tanim. Meanwhile, ito namang isa. Ang gawin natin ay itanim natin ang panibago. Kuha tayo ng bagong paso at ating itatanim. Okay. Nice. I-press natin ng konti. And then, at the sides, ay pwede tayong maglagay ng Ajinomoto for start. Lagyan natin para lalo siyang magkaroon ng maraming ugat. Ayan. Wow! So, meron na akong bagong rubber tree. Yan, very nice. So, ngayon, tutubo ito at yung kanyang puno ay magkakaroon ng panibagong shoots. Kaya dadami na ang aking rubber trees.
So, ganyan lang po kadali. Ito po yung turo ko tungkol sa air layering. Ngayon naman, yung isang air layering natin. Gumamit naman ako dito ng marcoting. Tignan din natin kung marami ng ugat. Let's see. Ang sarap ng may ginagawa. Meron ka rin dadami ang iyong tanim. Look at that. Grabe. Ito yung marcoted na. At ngayon, look at the roots. Punong-puno siya ng roots. So, both ways, ito at saka ito, pareho palang maganda. Parehong maganda. Kaya ngayon, ready for cutting. Putulin na natin siya. Medyo matigas. Ayan. So, dito lalabas ang panibagong shoots. Nakita nyo, ang ganda. Puro roots. Ayan, lagyan natin ng betadine. And, wait, punasan muna natin. Masyadong maraming sap na lumabas. And then, anti-fungus. And ready for planting. This is fiddle leaf. Ito yung ating mix soil. So yan, napakaganda ng ating mix soil. Mamaya natin sila diligan pagkatapos. And tatanim na natin sila. Wow, ang ganda. Dali lang, no? Hindi ka pa nga pinapawisan, tapos na. Pinipress ko siya dahil kailangan hindi siya nauuga. Kailangan hindi siya nauuga. So, kailangan ipress mo siya. Anyway, very coarse yung aking mix soil. Kaya, siguradong hindi rin siya napipikpik. Siguradong ang tubig pag siya ay dinilig diretso hanggang ilalim. Wow! So, I have fiddle leaf and rubber tree. Parehong maganda. So, ito ang ating air layering. This time, hindi ko pala siya nalagyan ng Ajinomoto. Lagyan natin siya. Both sides, lagyan natin ng Ajinomoto. At mamaya, lalagyan ko rin siya ng Super Thrive. Ito yung Super Thrive, dala ng aking pamangkin galing sa States. Si Joy, shout out kay Joy. Ayan, bigay ito ni Joy. Super Thrive is a vitamin for plants. Lalo na sa bagong lipat, kailangan ng Super Thrive. Alam niyo yung ginawa ko? Nilipat ko siya sa isang lalagyan. Where is that? Ayan. Nilipat ko siya here. This is Super Thrive. At lagyan ko lang siya ng konti para pag dilig ko, sasama na siya sa lupa. Kailangan ito ng mga bagong
bagong tanim. At ngayon, diligin na natin. Don't forget to water your plants. Yan, siguradong buhay na ito. With Ajinomoto and Super Thrive. Ang ganda nito. So, meron na tayong bagong rubber tree. At meron din tayong bagong fideli. At yung ating pinutulan, siguradong tutubo uli yun ng napakaganda. At siguradong hindi lang dalawa, baka tatlo pa ang lalabas na bagong sulod. Ayan, so madali lang magtanim, di ba? Dami-damihan natin ng tubig. Naglagay tayo ng Super Thrive. Ayan. By the way, ang Super Thrive ay pwedeng bilhin sa Lazada. Meron daw sa Lazada ng Super Thrive. So, meron na tayong bagong mga halaman. Yung atin namang pinutulan, please don't forget, lagyan din natin ng doblehan natin ng betadine. And this is anti-fungus. Ayan. So, i-ready na natin siya para ilagay natin uli dun sa garden para tumubo uli siya. Okay? So, we have fiddle leaf and rubber tree. Madali lang, di ba? So, yan ang update natin dun sa ating air layering. Tapos na tayo, pero meron pa tayo, of course, verse na pag-uusapan. Sa John chapter 8, verse 11, ang sabi ng Bible, she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Ulitin ko, she said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Alam niyo ang pangyayari dito. Si Jesus ay galing sa Mount of Olives. At pagbaba niya, tumuloy siya sa temple. Ang ginagawa niya ay mag-preach, mag-share, magturo sa mga tao. At habang siya'y nagtuturo, dumating ang scribes and Pharisees. Sila yung mga kinikilalang religious leaders ng mga panahon nila. At pagdating nila, mayroon silang kasamang babae. Yung babae, inilapit nila kay Jesus. Ang sabi nila, "Rabbi," or "Master," sabi nila kay Jesus. Meron ditong isang babae na huli sa pangangalunya. Ibig sabihin, may married ito pero nangaliwa. Ang sabi ng mga scribes and Pharisees, ang sabi ni Moses, sa writings ni Moses, pag nakahuli ka ng nangangalunya, batuhin mo ito hanggang mamatay. Ginawa nila ito to tempt Jesus. Alam nyo, pwede naman nilang batuhin. Kahit wala si Jesus sa harap nila. Babatuhin nila hanggang mamatay. Hindi sila makukulong. Kasama yun sa writings ni Moses. Pero dinala pa nila sa temple para lang itest si Jesus. At si Jesus naman, habang kinakausap nila, hindi sila pinapansin. Nagsusulat siya sa lupa. Parang wala siyang kausap. At mamaya, inulit nila, "Master, hindi ba sabi ng writings ni Moses dapat siyang patayin kasi nahuli siyang nangangalunya?" At si Jesus ay nagsabi, hindi nakatingin sa kanila, "Ang sino mang walang kasalanan, ang siyang unang babato sa babaeng yan." Tuloy lang siya. At pagkatapos, sa verse 10, pagtaas ng noon ni Jesus, wala siya nakita kundi yung babae. Wala na yung mga scribes and Pharisees. At ang sabi niya, "Woman, where are those your accusers? Has no man condemned you?" Ito yung verse natin. She said, "No man, Lord." And Jesus said unto her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more."
Ganda, no? Hindi nag-focus si Jesus dun sa kasalanan ng babae. Nag-focus si Jesus dun sa sinabi niyang, go and sin no more. Sa inyong mga nakikinig ngayon, may nagagawa ba kayong kasalanan? O may ginagawa ba kayong kasalanan? Handang magpatawad ang Lord. Hindi siya nakafocus sa kasalanan. Mas mahalaga sa kanya ang go and sin no more. Magsisi ka sa iyong kasalanan at pagkatapos, huwag mo nang ulitin ang ginagawa mong kasalanan. Si Jesus ay handang magpatawad sa ating lahat sa maling nagawa natin sa buhay. Ang bait ng Lord, di ba? Okay, so this is all for now. See you again next time. Bye!